Formal nang binuksan sa mga aspiring football players kaninang umaga, June 30, ang pinakaunang football regional training center sa Eastern Visayas na matatagpuan sa barangay 103 Planog, Tacloban City. Ayon kay Mr. Dan Palami, presidente ng Eastern Visayas Regional Football Association ng Philippine Football Federation, na ito yung nasabing football pitch sa tulong ng Federation International Football Association o FIFA na nag-donate ng $1 million matapos mantig sa istorya ng dalawang batang survivor ng Super Typhoon Yolanda na nakuha pang mag-practice para sa football meet sa kabila ng pagkasawi ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa bagyo. Sabi nila, we will dedicate our game to our grandmother who died and mga parents and family members who died. And it was a touching moment for FIFA, who always try to contribute to the society even more than outside football. Dagdag pa ni Palami na masaya siya dahil matapos raw ang halos 10 taon mula ng manalasang bagyong Yolanda ay nagawa pa rin may patayong nasabing football pitch na sumisimbolo hindi lamang sa pagiging matatag kundi tagumpay sa kabila ng balakid na napagdaanan. Our youth and aspiring players and even non-players, I think this particular pitch will allow you to have opportunities. Dapat makita nila na ang football ay isang career path na lang na din. Samantala, nagpasalamat naman si Wilberto Sugbo, football coach, sa pagkakaroon ng nasabing pasilidad. Makatulong raw ito para sa mga football players na hasain pa ang kanilang kakayahan sa naturang laro upang makasabay sa international level na kompetisyon. Ito si Brigada Jason Del Monte, in the heart of changing lives. Sa 93.5 Brigada News FM, Tacloban, the Music and News Authority.